Good afternoon. Sir, kamusta po yung nangyari kanina sa Barangay Bunbun? Paano pong nangyari? Nagkakaroon po tayo ng insidente doon kung saan ay yung isang marino natin ay nasugatan, pero masabi natin ay slightly wounded dahil because of yung IED, you know, yung improvised explosive device na itinanim along the road ng Abu Sayyaf. Ito ngayon ay sa ating assessment ay diversionary na nila ito para ang ating law enforcement and military operations ay maiibsan kung saan ay sila ay na-pressurize, no? Kung kaya ay gumawa sila ng mga diversionary tactics na kagaya ng paglalagay ng improvised explosive device na mari ikapapahamak, lalo na hindi lang naman nagkataon lang na sundalo, ngunit ito ay makapapahamak ng ating mga civilians kung nagkataon ay sila ay dumaan sa kalsada. Okay, sir. Well, hindi kami ng update, sir, regarding sa mga kidnapping incident dito, lalo na yung recent kidnapping ng dalawang magkapatid. Sa ngayon naman ay hindi natin maihayag sa publiko dahil kasalukuyan natin ay ito inimbestigan at ina-evaluate ng ating mga units, at marami tayong initiative dito. Patuloy tayong nag-pressurize sa kanila ng ating mga operations, joint operations ito ng ating police at yung ating elements ng armed forces, at kung saan ay sa mga nakarang araw ay marami na po tayong ikaw nga nasaktan ng mga busayak, at meron na po tayong mga namatay din na busayak sa mga encuentro na nangyayari dito sa particularly sa lugar po ng Barangay Kabuntakas ng Patikul, Sulu. Ngayon ay binibigyan din natin po ang mga coordination ng mga stakeholders, lalo na yung kinaukulan ng mga special negotiating team, at meron naman tayong liwanag na nakakita, and we are hoping na makumbinsi yung ating yung mga elemento na yung Abu Sayyaf na ma-release yung mga hostages na ligtas at hindi na mapapahamak. Ito naman ay joint efforts ito ng ating NGOs at yung kinakaukulang mga organization kung saan ay nagkakaisa upang mabigyan ng lunas ang problema ng kidnapping, lalo na sa yung dalawang magkakapatid na yung pala ay kasama naman pala nila sa taas na kumukuha ng filming, okay, ng films, no? Ang kanilang parang real life story na film, kung saan naman ay sabi natin na para sa silang tinrider o sinamantala ang pagkakataon at nangibabaw yung kanilang pagiging gahaman. Okay, we appreciate your efforts, sir. Pero sa kabila ng mga nangyayari ngayon, nandito naman tayo, pinagmitingan yung tungkol sa Omar Nusiba. Continuous pa rin yung mga IPSP bayanihan natin, sir. Paano natin nagagawa to sa kabila ng mga pananakot, sa kabila ng incident? Ito ay wala itong humpay at hindi tayo tinatamad. Sa totoo ay mabigat sa ating mga balikat, ng ating mga marino, no? Itong mga gawain na ito. But we love doing this for our kababayan, sa makapatiran natin dito sa Sulu, no? Lahat natin ay makita natin ang dedication, hindi lamang sa armed forces kundi kasama rin dyan yung mga personnel ng Department of yung ating education, meron din po dyan yung ating Department of Health, no? Kaya hindi po tayo nagsusolo dito. Ito ay mga contributions ng resources at personnel ng ating mga government agencies in coordination with yung mga local government units natin. At yun nga, we are now in the stage of final coordination ng isang malaking medical and dental activities dito sa municipality ng Umar sa probinsya ng Sulu. Okay, sir. Marami pong salamat, sir. Wala pong anuman. At nawabag po tayong manghina sa ating mga gawain dahil dito naman po sa probinsya ng Sulu ay malaki na pong development at ang pag-uunlad ng ating bayan.